Mirando nos bendigo namo man. Nosso Pao Dios también ya. Lamat kinimo sa kagayunan yung nasa pagkakaroon ng ipon para makikusa sa pag-celebrate sa imong goodness of God sa pagkamalandong po sa imong balang pulong kudos. May kami ang imong ngayon sa imong balang pulong sa mga kapag nam ang imong sabdan na agis niya sa Espiritu na niya mo akong imong kudos nga tiga pamakba inoon ng pulong din mo. Bagi mi nga nung sabitan ka mo, itinagoy. Ang tingin mo, ipangayo ka na mo, nililan kami maayong maminaw sa inyong pulo. Maayo po nung kuman sa inyong pulo. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, magiging punta. Sa mga kasapa ko, gabay nung doon no, sa Ginoo, sa ato ang tanan nga, ang Ginoo, sa iyong pulo ngayon. Aroma ba na, aroma tingkotso, no? Na ang Ginoo nagpadayag sa inyong kumpang nato samtang mga sapala pagda si Kristo na pagkakamatay alam na tutan na ang preparation daan samtang magkatasala pa kita labi na nga raw kaya gumma galaw niya mamatay si Jesus kung mo na nga gumma ang tanunay na itong hinundumon ang kita po kanan ang ngay maghinigumay salamat sa oportunidad na ako'y magwali ang power to see I love you all. Kung mo na yan, kung kalimpay niya, hindi pa yung naman, pati mo kalimutin mo. Okay, facts about spiritual warfare ang atong isbutan na itong magkita diyan sa Biblia. Kung mga kamaturan, may tumut sa espirituhanong bugno o gubat o conflict ang atong tagaan o pagtagad niya. Atong magkita diyan sa Biblia. Actually, naghang gayo ang mga facts, no? O spiritual warfare, pero taas man ang atong disputan na lang, nagalimitan ni Uga tulog ng mga butang. Kung dyan is man, ang atong emphasis is about spiritual warfare. So kung ikong kita ang spiritual warfare, na ay duha ang mga ganitong problema niya. Duha. Ang unang problema, kagay mga tao na nag-dili mo po o ilagay din ay ang existence of a demonic forces. Kaya mga tao mo po po, mga demonyo. Mga tao mo mga tao yung ano. So, problema ba yan? Kung pasabot mo, kung ano na siya, never siya mag-pray about sa mga demonic forces kay po, mga demonyo-demonyo. Wala ang unang extreme problem. And ikaduha nga extreme problem about spiritual warfare. Kato po mga tao nga nasubrahan o kahadlok o mga muntok. Demonyo or jato or the windy white lady or black capri. Ang saan na lang? Natungod po di ana na paralyze. Kung na-paralyze po sila, kaya nasubraan. Extreme ba no? Ang isa, yung buong may demonyo. At, wala nga mga white lady, mga inkanto, mga ano. Ay, nga na ka, mga iso mo nung tea. Problema mo na, kaya hindi mo po na siya mag-pray of prediction about the demonic forces. Nasubraan sa mga siya. Talayang bahin, hindi po isa nagatungo na yung mga demonic forces. Kapag di naman lang po ng mga anino sa kahoy na naglingo, usan na lang na mga musira ang puntahan kaya tungkol sa hangin, nasubraan ang mga na. Tugoan niyo pa ito, ay, ito ay nagliw-liw kang kahoy. Ay, nasubraan na sabna. Kung nakikin ko niya na paralyze na mabugna niya, tayang kahanto. So, mga igsoon, ang Biblia, tagaan na ito, pagtanaw, kung saan na nga, na yung mga hitabo, na yung mga sitwasyon, nga, tanaw na ito, kung saan mga facts, nga, ng spiritual world. So na ay tulog ang mga facts din ni, mga matukuran din ni, natagaan na ito o pagtagad daon. So, niya ang una. Elisha and Invisible Army. Nung si Elisha, kung ang dilip makita ng mga army na sa Ginoo,
So, mo to itong ibasa ganina, and she can Kings chapter 6, verses 15 to 17. Pero kung tanaw niyo ang buong istorya niini, nga nung ang Diyos nagpadala o invisible army to protect Elisyo, ingon ani, ang hari sa Syria, nagplano nga ang buson niya ang hari sa Israel. So naguna-una pa lang sa iyong kwarto, bago ni isulti sa iyahang mga sundalo, gisulti na sa Diyos kang Elisyo. Pero si Elisyo manto sa hari sa Israel, ayaw pag-agi nito, kaya ang buson ka. O, hindi na ikaw sana may kabuk. Sige na may kabuk. Umangto na suko kining hari sa Syria. Magbingon siya sa iyong mga tao. Kinsa may dapig diri sa hari sa Israel. Nga nung tanang plano, nga ito ang buson siya, mahibaluman. Huwag na yung sa ningon, mahal nga, abin niyo, kanang propita niya dahil sa Elisyo. Kung apa ka sa imong kwarto, may ibang istorya pa rin mga plano, kanang ang propita, iyan ang isulti din ito sa hari sa Israel. Ah, mauba? Subuk ay siya, iyan ang ipanako. So that time, si Elisyo na sa Dutan. Ang tanaw niyo mo sa mapa na, magpindog mo ng mapa noon niya, ibabawa na ang Lord. Nalilawin na Samaria, Shikim, Dutan. So north of Shikim is Dutan. So nalaya ang kanagigong diri nga Dutan. Mapa na ang lugar na yung minabidusip bitaw sa Tabay. Tagoy ang word Dutan is Tumil. Luduwa ta? Tabay. Usa diha, ibulugan ni Joseph. Yun ang Joseph diha, dogi. Diha ang takpak ni Joseph, dogi balik diha. O, diha ko na ang lugar ko. O, ko na ang istoryahan din nga. Naaanan si Elisyo sa Dutan. O, ipadala dito sa hari ang iyahang mga sundalo para si Kukun. Nagkapasabot nga, nasa Kapuyaw ang tinabuhi ni Elisyo. Muna itong gibasa na hadlok ang servant. Tungod kaya ang mata sa servant, pareha tao. Dili pareha ang mata ni Elisyo na nakakita sa invisible army of God. So nakakita ang natong iyong balita itong gibasa sa pagbangon o sa iyo, sa tulubuon sa tao, sa Diyos. O sa paggula niya, nakita niya ang usa kakasundaluhan uban ang mga kabayo o mga karawahi nga naglibot sa syudad o ang iyang sulubuon ninyo kaniya. Akong tagalan kung sa may akong buhay. Wala na handok, nabalaka, naglibog. Muntana siya kung sa iwatan. Pero kung ikaw magkakita sa invisible army, ipadala sa Ginoo. Kalmado kayo. Tubag niya. O siya may tubag ayaw kahadlo. Kayo sila nga niya uban na nato. Nabaw pa kadaghan kay niya itong uban ng kanila. Kunya si Elisyo. Dilikot ni Elisyo nga siya niya makita. Kanang pray siya. Nga ablihan ni Ginoo ang mata sa iyahang tulungoon. O niya mo si Ginoo. O nakita niya. Na uy! Sabi mo na ini kadaghan niya ini ng putik sa mga. O? Ang message sa niya is about God's protection. Kay ang spiritual warfare, ang spiritual battle or conflict is real. Dili ka makaingon nga wala na sila. Naa na sila, no? According to the Bible. Pero dili ta ni mabalaka og mahadlo tungod kay ang protection sa Ginoo. Sigurado mo po. Naa. Huwag nga maputik ang Diyos sa iyang katawan, sa iyang anak, sa iyang alaga. Wala ni bisan kinsa makatanggap niya. Dumulat ang araw na pastor, sa ni Pedro, ang dahang ang ipagpunta ko na. Di alaw na ginoo. Sa layang pungbahin, i-desire na nila. Si Pablo, i-desire niya mamatay sa mga Jesus. I-desire niya ang imong katawan na nga mga ikana sila. Kaya gusto sila magtagantang kung kasakit para ang Jesus.
Ini saya mah ini bilang. Gue gak harus tulis, kenapa ini begini saya bilang. Siapa begini saya nih ya. Menyembah matai siang. Sama kan besok. Tuh. Ya lah, serius kita kita. Kita gak ada bahasa sa history, makanya kita gak. Ini lebih buat gue menanam. Even sa bukluan ng death and life. Dipilih nilang mamatay para kan Yesus. Pero, kung ang Diyos protektahan ka niya, magapadala siya ang invisible army. Ingana, katimukod ang spiritual buhay. Mga ikso na ko yung libro nga nabasa, taon-taon na niya. Yun, nawalan na pagdala niya. Masa ka, misunari yun? Hindi pa dala ka, church, ngayon sa lugar na ang tao, mga ang tao. Kanibal. Mga tribus kanibal. Ang tao, mga ang tao. So karon, magkadala siya dito, unya, di pa itong mga kanibal kay naratong sila yung kaunon. Pagkabi, at ito sila. Eh, naratong sila yung kapakon. Tingala sila kayo ni Katuli na kami kinusig ang mga army na full armor. Ilang armas sundan. Kuya ang kinusig ang mga sundalo na naglibot sa misyonaryo. Full armor. Natural after sila. Kuya ang gabi siguro, wala na. Pagbalik nila, naarag niya. Tulong siguro bulan wala ni kasuldo na misyonaryo. Grabe na bukan dato na yung kaya ng sulduhan ng mabanday na yakin. Pero pag ang naan ang hihapon, di hindi na makatangtog niya. Kung may tuyo ito sa misyonaryo, manangyaw ang sangyawan ang pinakalider sa mga kanibal o na-convert niya yun. O ito yung nag-isulti ang plan nila sa misyonaryo. Ngayon gabi, nagana may na nakaon na mong hindi yung mga tao. Kakaiba ka. Nabi ka dato. Makaya rin ang silbuhan ka ng pinsik ang mga sundalo at kagabi yung magbantay ninyo. Nakurat ang misyonary. Iiso ng mga kasi kaunong silbo pa sa mga army ko na full army. Kaya, oh ba? Ang tiro, ako ang mag-isa. Kaya naman naman may pinsik ang mga full armor magabi mo pati. Nagsinto ka. Na-remember na iliyan sa ilang Diyos. Na ay kinsi ka membro. Nga ni commit nga mag-ampo para sa iya. Na kami membro, di ba? Pero na ay kinsi. Nga ni commit ka mag-ampo umisahin mo. Kaya ka naging magtuan ng lugar. Ang buta makabalik ka pa rin. Basta ka na, liha. Ang mga tao diyan mga altar. Yun naman niya, na ay 15 committed church members na nag-pray. And then God, ipasibo ang mong membro sa mga committed. Nagpadalag-insi sa buo invisible army. Visible sa mga kalaban, yung invisible sa missionary. Kaya yun naman yung balong na, uy, ay, nag-word na ang mga committed. Oh, balong yan. Kung na-convert naman itong Juan, nga naman ang mga tribuno, kung ma-convert ang leader-leader, traksada na ng kanan. Ma-convert na ng kanan, kung ito na nag-resulti nga, dapat yung tayo ka. Kaya nga makasundo ka man na anak. Sige na yung mamulat-ulat yung huwag na kagkwarta, di lang ginaman yung hihapon. It is an angel, invisible angel. It is just a testimony, ha? Wala mo na ako kung isiyaya mo ito, oh. Kaya ko nag-discovery po na ni, tinukot pa ni. Pero sumarap yung isulti sa usaka cannibal leader, mauni inahan ang testimony. Kasi mo ito sa book niya. Ang Diyos nagputik sa ato, even the spiritual warfare is going on. Naamang yun din, no? Naamang yun gumbat. Pero kaya taniyang protektahan. Kung sa kaya kayo ni anak sa Israel, and 1967, June 5 to 10. Ang tawag ay history is a six-day war of Arab and Israel.
Unong kada atong bag mga gubat is 11 DY ang tawag ato. Ang sika ato po. Pero 1967, June 5, 10, na sila Arab and Israelite 60 war. Nga nung ni Daud ang Israel na out ng Daud. Kung kaya kayo ni Ana, nagbakta sa mga kalaban sa tulong sa ila. O sa kabuot Israelites, ni sundalo, itiunan niya ang pwerte kadang kalaban. Natingala siya na nanurin nila ang kanan. Butang ang armas, pataas ang gamot. So natural, dalo niya dito sa yan kamot. I-interview sila. Meron ni surrender mo, usar ka buk sundalo. Usara, na tausad at soldier na sa iyong likod. May tubag nila. Tubag pa sa buk. Ito ang Israel. Tano na higit na, sige mo higit na ako. Diba? Pero ang Diyos sa Israel, di ba Diyos na ako? Okay. Nagihihin ko na sa Diyos sa ako. Karon, sahay, hindi na natin makita sa atong nitibay. But I believe, this invisible army nagatrabaho even right now sa atong Panginoon. Nagtumog sa dili, akong pro. Tumog kayo ang Diyos sa Israel, mawakin niya ang Diyos na itong ituuhan, na kaya niyang protektahan ang hindi pa niya i-allow na paulipon sa lagi. Pero kung i-allow na niya, iyan na ng pagbo. No? So mga isoong, mawakin niya ang unang proyba niya na ginin spiritual battle, spiritual conflict. Hindi siya makaingon nga wala sila, wala yung demonyo. Isod na. Magpasabot. Di na po na may mungunod sa iyong pagkampo. Isa na yung bahin. Nasubraan ko na kita. Kaya bisa na lang kung nga ako ikaw ay nagaliyok-iyok na. Kung parang nag-abri-abri na. Mulat ko na. Kung isod na po na. Nasubraan ko mga paralyze na po na. So, tanaw na ito ni. Kay ang Diyos din buhok no nga maparalyze ka sa ating kahagot niya. Pinumdumi, hindi atong text karoon niya ang Diyos na ay lalimang kaalang invisible lang. Kanag-hindi niya. Samantala, ang isa lang ka-angel sa Ginoo, nipatay o sinto o sintay singko kalibo sa mga kaaway para magtiktahan si Haring si Kaya. Isa lang! Tinayaan niya! Kung mauni, anak mo ko, ng kita nilibutan lani kanunay siya nagpapadala ani yung mga mawala din akong kahalo sa akong kabala pero ang Diyos hindi ko ito kung buhiro ha hindi siya gusto ginoon niya e kung imo ka lang si Potion Berry ipadala niya ang Invisible Army kay naasa dinikado mo sitwasyon si Elisyo. Ba't Elisyo dah po na? Niya, kadala. So ang Diyos na siya sa tatong panahon, hindi siya maulahin. Mga bawal na ito marakol, bawal na ito mahadlo. Kaya di supak na ito po sa Diyos, ayaw kahadlo, ayaw kabala. Lord, ablihi at mata, makita na po ang proteksyon din mo, ang inyong invisible lalo. Ang buka din mo, wala man lagi. So it is your faith who tells you na naa, nagbibot ang invisible lalo. Okay, so that's the first fact, no? Nga naa, makita niyo sa Biblia, dahil may mga kamaturan, kung sa dili mo itong itanaw, nga tingana dahil ang Diyos, no? Magaprotik sa ato, what man? Say, malay, no? At ang may malay, eh, nga, ang dalimbot. Mga na ang Diyos. Mag-protect sa ako. Okay, ikaduha. Ikaduha na kamaturan about spiritual warfare. Wrestling with the prince of Persia or demonic forces. That is Daniel chapter 10 verse 12 to 14. So, kanunay natin nabasa na istorya about the Iranian
Itu di perahunya lepas sih.